sasagutin po natin yung mga katanungan kung ano po yung mga solusyon sa fall armyworms at saka kung kailan dapat magtanim ng mais, especially yung mga nasa upland. Panoorin niyo po yung video ito at tapusin para makita niyo po ninyo, matunghayan po ninyo kung ano yung gagawin para masugpo or para ma-control yung mga fall armyworm sa mais. Kasi alam ko marami po tayong taga-subaybay, marami po tayong taga-panood. Laging sinasangguni na sa atin yung problemang uod na yan, lalo na sa fall armyworm. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So, subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Sa fall armyworm po, yan po ay nagpapakita o nagsisimula sa mga siguro 10 days ng ating kwan. Sa 10 days ng ating mais, makikita na po yung fall armyworm. Dumarami po yan. At ang gagawin nyo po dyan, dapat kaya nirecommendan natin na 0 to 7 days mag-abono na po kayo para lumaki po ang inyong mais. Kasi pag hindi po lumaki kagad ang inyong mais, uubusin po ng fall armyworm yung dahon ng inyong mais. Pero kapag mabilis na lalaki ang inyong mais, marami po siyang kakainin at marami po siyang tratrabahuin. Kaya habang lumalaki ang inyong mais, matakaw man ang fall armyworm na yan, hindi niya basta-basta mauubos o maapektuhan ng inyong mga mais. At sabayan niyo rin po, halimbawa sa pag 15 to 20 days, mag-spray na po kayo ng foliar fertilizer. Nire-recommend po natin na ang gamitin yung foliar fertilizer ay yung chelated calcium, yung ANAA, at saka yung Bibitol. Tapos, haluan nyo po siya ng wild kid at nimbecidine or yung Delta King at nimbecidine. Tapos, lagyan nyo po ng silhouette. Sigurado, makokontrol po niyan yung ating fall armyworm. Kung mayroong mang maiiwan o matitira, hindi na po nila kayang ubusin or hindi na po sila dadami kaagad. Kasi yung silhouette po, pinapatagal niya yung visa ng ating foliar at saka yung ating insecticide. Kaya gumamit po kayo ng silhouette sa inyong pag-spray. Pag nag-spray kayo ng pamatay damo o anumang gagamitin niyong pang-spray, gumamit po kayo ng silhouette para mas matagal o tatagal ang visa ng inyong spray. So, yun po. So, makikita nyo yung ating mais, hindi masyadong apektado ng fall armyworm kasi marami po siyang foliar at naabunuan kagad. Kaya lumalaki, malalapad yung kanyang dahon. Ibig sabihin, hindi po siya kayang ubusin ng uod na yan. So, next na ating i-share po sa inyo, yung pagtatanim ng mais. Marami pong nagtatanong ngayon sa atin kung pwedeng magtanim po ng mais. Pwede pong magtanim ng mais basta i-timing nyo po na hindi maulanan ang inyong mga
tinanim na buto. Kasi pag naulanan yan at pag lagi ang ulan, matatabunan po yan or kung minsan mabubulok. Pero kung rolling ang inyong pagtatamnan, dito po dapat kayo, ngayon pong panahon kayo dapat magtanim ng mais. Kasi pag rolling, hindi siya mababad sa ulan at saka libre ang inyong patubig. Para naman magaya nyo yung ating ginagawa. Kaya lang, sundan nyo pa rin yung ating guide para sa pag-abono, sa pag-spray, para lumaki kaagad ang inyong mga mais. At alam nyo po yung ating tricky fertilizer, pinapalakas po niya ang mais sa halimbawa sa drought, halimbawa kung hindi nyo napapatubigan kagad o hindi na uulanan kagad ang inyong mais, maganda po kayo na gumamit kayo ng chile, ng 3K fertilizer at chelated calcium. Yung chelated calcium pang patibay ng mais. Yung 3K fertilizer para tumibay ang inyong mais sa drought. Para hindi man po siya matubigan kagad, hindi siya basta-basta malalanta, hindi siya basta-basta masasaktan. Ganun po, para maging maganda ang inyong mais. At saka ilagay niyo yung tamang abono. Ang unang abono, 0 to 7 days. At ang yung huling abono, dapat 20 to 25 days na ilagay niyo na po. Huwag niyo pong ipagpatuloy yung dati niyong ginagawa na may bunga na naglalagay pa kayo ng abono. Wala na pong epekto yon sa inyong halaman. Or yung mga iba eh lalabas na bulaklak saka pa mag-abono ng las, wala na pong epekto yon. Kasi sa tagal na po nating nagmamais, halos lahat ng procedure ng mais na yan na nababanggit sa mga comment, ng mga nagtatanong, eh nasubukan na po natin. Kaya alam po natin yung ating ginagawa. Kung hindi po kayo makapaniwala sa ating mga kinikwento, sa mga inihahayag po natin, halimbawa yung sinasabi ko na alam ko maraming hindi naniniwala sa inyo na yung kalahating hektarya pwede kang magbenta ng 110,000. Nung nakaraan taon, mahigit 100,000 sa kalahating hektarya. Ngayon, mas lumaki yung ating kwan. Pero itong huling mais natin, hindi po kaya. Maganda na po kung yung kalahating hektarya maka 50,000 po tayo dahil ayan, inatake po tayo ng talakitik. Hindi po natin na namalayan kagad na mayroong kwan. Late na po, hindi na po pwedeng mag-spray kasi talagang malaki na po yung kanyang kalilang nasira. Saka ang natira na lang yung itaas na bahagi na dahon. So, pagtsatsagaan mo na lang yung kung ano yung lalabas dyan. So, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng ganyang biyaya. So, kayo mga kapatid, halimbawa, nirecommend ko na ipag-pray ninyo yung mga halaman din ninyo. Kung hindi man kayo maka-Diyos o hindi kayo naniniwala sa Diyos, magsimula na po kayong manalig sa Kanya. Kasi ako man, anumang galing ko, anumang lakas ko, anumang ilagay ko sa halaman kung hindi tayo pagpapalain ng Panginoon, wala po mangyayari. Kaya kayo na mga nanonood, nire-recommend ko po na manalig po tayo sa Diyos, lalo na kapag may mga bagyo, manalangin po tayo, huwag tayo kagad matakot, huwag tayo kagad kabahan na. Kasi kung tayo ay matulungin, magiging matulungin din sa atin ng Diyos. Kung tayo ay maawain, magiging maawain po sa atin ng Diyos. Kaya baguhin po natin ang ating pag-ugali, baguhin po natin yung ating attitude, yung ating mga ginagawa, maging maawain po tayo, maging mapagbigay po tayo, at tiyak po ang Diyos magiging mabait at mapagbigay sa atin. Mahal po tayo ng Panginoon, kaya ano man ang inyong ginagawa, isanggunin niyo po sa Kanya. Huwag kayo kaagad kabahan, huwag kayo agad matakot. Meron tayong lumikha na siyang gumagabay lagi. So, God bless po!